good morning! Another vlogging na naman tayo. Hindi po ito halaman yung iba vlog ko ngayon. Ito po ay, oo, halaman din, pero kinakain naman siya. Hindi siya yung totally halaman na may bulaklak. Ito po yung nasa uba, tsaka kinakain po siya. Hindi po siya halaman. Ay, halaman nga pala to. Pero hindi yung nasa garden. Hindi mo naman to pwedeng i-garden. Ano ba yan? Parang kanina pa akong busog. Magluluto pa lang po tayo. Ito po yung lulutuin ko. Ang tawag po sa amin nito ay pako. Alam ko marami nito. Alam kong common na to. Pero gusto ko lang i-vlog. Gusto ko lang makita nyo kung paano ko siya ipaghiwa-hiwalay sa dapat makain at hindi dapat makain. Kung ano yung matigas at yung ano yung malambot para pwede pang kainin. Ito po. Pakita ko sa inyo yung pako namin sa Samar. Maraming nito sa Samar. Sobrang dami kahit saan mo lang makikita. Kahit na dun sa puntong yung mawalang CR tapos gustong sumi-R sa ganun. Makikita po yan, marami po yan. Pero huwag kayong kukuha ng galing doon. Kasi, ka-dirty naman kung kakainin yung galing doon. Ito po, ayan yung pako. Ayan, that's our pako. Ayan, Ayan ang ulami namin ngayon. Mamaya pakita ko sa inyo kung paano ko yan lulutuin. Ayan, sardinas lang po sinasahog ko dyan pag niluluto ko. Kasi nga, masarap siya. Sobrang bagay siya sa sardinas. Ayan, sobrang green. Ayan. Ito nga, hindi ito gaanong matataba. Kasi, kung healthy yung pako na makuha mo, sobrang lalaki ng puno niyan. Tapos, ito po hindi. Kasi pag summer, pag ganyan na mainit, yung panahon dito sa amin, hindi siya gaanong makalaki. Kasi nga, apektado sila. Ang gusto kasi nila, talaga nito yung medyo maulan. Ganun na panahon, tapos malamig-lamig lang. Pero pag sobrang init, talagang hindi sila tumataba. Tsaka, depende po sa lugar. Pag nasa lilim talaga ng mga gubat-gubat, ayan, tumataba siya. Ayan, pakita ko sa inyo kung paano i-sorting yan. Doon sa pwedeng makain at hindi. Ayan. Kuya, nakikita? Yes! Sige. Kita na nan? Ito na, ipagpag muna ha. Lesson number one, ipagpag muna siyang ganyan kasi baka may uod. Sa iba ginaganon, pero ayoko yun kasi nasisira. Dapat nga yung dahon, yung ito yung makain mo, tapos gaganonin mo. Yan nga yung masarap yung dahon. Katapos mong ipagpag, ayan eh, sorting muna. Yan, ganyan, ganyan, ganyan. Pag alam mong matigas na yung puno, huwag mo na idamay, kunin mo na lang yung dahon na lang. Tapos, hiwalay mo yung dapat. Ayan, ganyan. Tapos, ito, pagkatapos mo yung kuwari, nahiwalay mo na, tapos napuno mo na yung lalagyan mo, yung palanggana mo. Yung palanggana na pinaglagyan mo ng, pinaghiwalay mo na malambot, ibabad mo sa tubig siguro mga 5 minutes para more on, para makita mo kung lulutang yung uod. Kasi lumulutang ang uod niyan pag binabad mo sa tubig bago mo iluto. Huwag mong direct kasi baka mamaya may mauod-uod pa. Palutagin mo muna. Ganun ang ginagawa namin dito. Kuwari ito, ayan, For example na nga, Ayan, may uod, Ayan, uod, Yan, tanggalin na lang natin yan. Tapos, ihiwalay. Para alam mo hindi mo na makakain. Ayan. Pero sabi nga nila, organic naman yung uod nito. Kasi yung ginakain niya, pako lang din. Pero iwan ko. Kasi minsan talaga di mo makikita. Kasi maitim na yung pako pag niluluto. Di mo makita kung may uod. Kaya siguro nakakakain na ako ng uod. Di ko lang alam. Pero okay lang. Basta hindi ko alam. Wag lang yung alam kung may uod. Tapos nakain ko. Yeah. Ito may mga kasi may mga itim-itim. Bagal ko kasi, wala akong kuko. Dapat kasi mahaba yung kuko mo nito. Para madali mo siyang maganong-ganong. Tanggal-tanggal. Diba yan? Parang wala na akong napagpagana. Hello! Sana may natutunan kayo sa kung paanong tanggalin yung pako sa matigas at sa hindi dapat matigas. Tapos dapat yung mga pag matigas na, ito na lang tanggalin mo yung dahon na lang para marami ka pang maulan. Salamat! Thank you! Sana po mag-subscribe kayo at mag-comment. Thank you! Sana may natutunan kayo. Good morning!